Hello, hello po sa lahat. Salamat po sa Panginoon sa isang mabuting pagkakataon upang makapag-share po ako sa inyo. At ang pagpapala po at ang kapayapaan ng Panginoon ang sumaatin. Ano po bang meron ngayon sa aking video? Ngayon po, araw na ito, i-share ko po sa inyo ang 7 Habits of Highly Effective People na sinulat po ni Stephen Covey. Kung gusto po nating maging successful, susundan po natin o gagayahin o kukopyahin po natin ang mga ginagawa po ng mga successful na tao. Ayon po kay Stephen Covey, ano-ano po bang 7 habit ng mga highly effective na tao? Si Stephen Covey po ay nagsaliksik mula po nung 200 years ago sa mga literature at ngayon pong 50 years ago na mga nakasulat na aklat po tungkol sa pagiging successful. At napansin niyo po na 50 years ago ang mga aklat po na nasulat ay nakafocus sa personality ethics. Halimbawa po ay ang appearance po ng isang tao, ang public image, ang kanyang social interaction at ang kanya pong appearance o kanyang itsura. Doon po nakapokus ang mga libro na nasulat 50 years ago. Samantalang, ang approach po ng 7 Habits of a Highly Effective People ay inside out. Ibig sabihin, yung inside out po na ng isang tao na magdadala po sa kanya sa tagumpay. Ito po ay tinatawag na character ethic. Ito po ay yung mga pinakaugat o kung saan po nagmumula yung ating mga character. Halimbawa po nito ay ang integrity, humility, courage, modesty, etc. Yung pong mga positive na attitude po ng isang tao. Doon po nakapokus ang 7 highly effective people. Kung naman po hindi po totoo ang ating ipinapakita sa ating sarili, ibig sabihin, fake po ang ating personality at hindi po nakabaon sa ating character, ay tinatawag po natin yun na fake personality kasi hindi nga po siya totoo. Nagkukunwari lang, kumbaga. Tapos, dito po dapat sa character ethic nakatanim yung seed of greatness. Maisingit ko lang po, biblically speaking po, tamang-tama po ito dahil kailangan po kasi ang ating solid ground ay naayon sa Biblia kung gusto po nating maging talagang matagumpay po sa ating mga buhay. Ayon nga po sa Filipos 4:8-9, katapos tapusan mga kapatid, anumang bagay na katotohanan, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na mabuting ulat, kung may anumang kagalingan, at kung may anumang kapurihan ay isipin ninyo ang mga bagay na ito, ang mga bagay na inyong natutunan at tinanggap at narinig at nakita sa akin, ang mga bagay na ito ang gawin ninyo at ang Diyos ng kapayapaan ay sasa inyo. Ayan. Ayon po sa Biblia na yung mga bagay pong tama ang dapat po natin ginagawa at matanim po sa ating mga pagkatao. Ayan. Simulan na po natin ang habit ng 7 Habits of Highly Effective People. Ano po ba ibig sabihin ng habit? Ito po ay ang ating pong pag-uugali, attitude, ito po yung ating manner, at ito po yung ating mga characters. Ang una pong habit ay be proactive. Sila po ay proactive. Meron po kasing dalawang factor itong be proactive. Sinasabi po dito sa libro na meron po siyang circle of concern at saka circle of influence. Ayun pong circle of concern ay hindi po natin makokontrol. Halimbawa po nito ay ang weather, ang politics, ang iniisip ng mga tao, ang mga pagkakamali ng mga ibang tao, ang kanilang mga opinion, at hindi po natin makokontrol yun kasi nasa labas po ng ating concern. Tapos, ang circle of influence naman po ay yung kaya po nating makontrol. Halimbawa po yung ating attitude, yung pong ating education, yung ating habit, yung ating mga hobbies na mahilig po natin gawin, tsaka yung ating mga skills po na ating natututunan. Kaya po sa dalawang concern na ito, kung ikaw po ay
concern, sa circle of concern, ikaw po ay magiging reactive. Magiging proactive ka po kung doon ka po sa circle of influence magpo-focus. Halimbawa po nito, may dalawang estudyante po na pumasok sa eskwelahan. Tapos nag-exam po sila pareho. Tapos nung nakita po yung test nila, pareho po silang bumagsak. Ang reaction po ng reactive na mga tao ay sisisihin po nila yung teacher nila kasi bad yung teacher nila, o kaya marami po silang sinisisi sa buhay nila na hindi po nila hinahanap kung saan po yung pagkakamali. Tapos yun naman pong proactive ay iniisip niya po na hindi siya magko-complain. Iisipin niya po kung anong naging dahilan bakit siya bumagsak, o kaya magagawa po siya ng paraan para mag-aral mabuti at hindi po siya magiging complainer. Kaya kailangan po natin mag-focus sa mga bagay po na dapat nating nakokontrol. Kailangan po natin maging responsible. In life, you either act or you either acted upon. Ayan. Number 2 po na habit ay begin with the end in mind. Ayan. Ano po ba ibig sabihin nito? Ang lahat po ng bagay ay kinikreate ng dalawang beses. Una po sa ating isip, at ang pangalawa po ay sa realidad, sa buhay po natin, sa real world po. In life, sa buhay po natin, kailangan po natin ng mapa. Kailangan po natin ng life goals, destination, and kailangan po natin ng plano kung paano po tayo makakarating doon. May tanong po ako sa inyo, ano po ba ang mga gusto nyo sa buhay? Ano ang plano mo 5 years, 10 years, or 15 years from now? Kung wala ka pong plano sa buhay mo ng mga ganong bagay, ay you're just wondering po. Kaya dapat po, we have something to contribute to the world. Instead of asking what life can offer you, why not ask what can I offer to life? Yan. Kailangan po nating mag-isip po ng ating purpose at ng ating pong value. Kailangan magkaroon po tayo personal mission statement sa ating mga buhay. We have to dream big. Huwag po nating hayaan ang ating self-doubt ay madaig po tayo. Kailangan isulat po natin ang script ng ating buhay, at wala naman pong gagawa noon kundi tayo lang. We are the programmer of our life. Ayan. Ang ikatlo po na habit ay put first things first. Ayan. Isusulat, kung tayo po ang programmer ng ating buhay, tayo din po ang magsusulat ng program po sa ating buhay. Ayan. Paano po na natin mai-apply itong put first thing first? Magtatanong po tayo sa ating sarili, what's the most important things in your life ngayon? Ano po bang importante sa iyo? Edukasyon, health, family? Kung yun po ang importante sa atin ngayon, bakit po tayo ay laging nag-check po sa ating Facebook account, ng ating Instagram account, o kaya palagi po tayo naglalaro ng mga video games? Kailangan mag-focus po tayo sa mga bagay na mahalaga. Ika-classify po natin according to ayon po kay Stephen Covey, meron po siyang apat na quadrant na ginawa dito. Yung urgent, not urgent. Urgent, ang quadrant 1 po ay urgent at important. Ito po yung mga crisis at saka mga pressing problems. Ito po yung mga demand necessity, daily firefighting, be quick to delegate. Ito po yung mga kailangan nating solusyonan kaagad. Tapos yung pong not urgent pero important po ay ito po yung focus on strategy and values, opportunity and planning. At tapos po ito yung critical thinking. Ayan, consider the macro. Ito po yung tungkol sa ating mga mahal sa buhay na kailangan po nating bigyan ng atensyon sa ating pong mga pamilya. Meron din po ditong quadrant 3 na urgent po pero hindi naman po siya ganong kahalaga. Katulad po ng ito po yung mga interruptions na kailangan po natin itong iwasan. Busy work, tapos illusion at saka deception at saka minimize investment. Tapos ang ika-apat naman po ay yung not urgent at not important, na dito po pumapasok ang ating mga pagsasayang po ng ating mga oras. Ayan. Yung pong mga ating ginagawa sa ating pang-entertainment lamang, katulad po ng panonood ng TV o kaya ay paglalaro po ng mga video games. Kailangan po nating i-minimize ito. Gamitin lamang po natin ito para
para po malibang tayo ng kaunting panahon pero hindi po natin ilalaan ang bawat lahat ng oras natin dito dahil sayang po ang ating bawat oras na ini-stay po sa buhay na ito kung hindi po natin gagamitin ng maayos. Kaya lang, most of the time po, nagagamit po natin dito sa quadrant 4 na not urgent pa at hindi mo masyadong importante. Kailangan po mag-focus tayo sa mga importanteng bagay at magkaroon po tayo ng priority. Ayan. Uulitin ko po yung tatlong habit. Be proactive. Begin with the end in mind. Put first thing first. Kapag pinractice po natin ang mga bagay na ito, ay from being dependent, mapupunta po tayo sa pagiging independent. At magkakaroon po tayo ng self-mastery. At kung kayo po ay dumating na sa punto ng maturity, from dependence, halimbawa po katulad po ng mother and child, dependent po ang bata sa kanyang nanay, ang boss po sa kanyang employee. Kapag po pinractice po natin yung tatlong habit, mapupunta po tayo sa independence. Ibig sabihin, ay na po yun. Yan. Kung mapapractice po natin ito, tatlong habit na ito at mamamaster po natin, dadating po tayo sa interdependence. Ayan. Nag-iisip po tayo na kung paano po tayo we think like in a team, in a family, kung paano po natin i-apply yung ating mga tatlong habit na yon. Ayan. Salamat po sa panonood ngayon at puputulin ko po muna kasi masyado pong hahaba at makukonsume ko po ang inyong oras. At sana po ay abangan ninyo ang susunod ko pong video para ipagpatuloy ko po yung 4, 5, 6, 7 po habit ng highly effective people. Tandaan po natin na ang pagiging successful po ay hindi overnight. Ito po ay kailangan po nating baguhin din po ang ating mga sarili, ang ating mga habit. Gagayahin po natin ang habit ng mga successful na tao upang tayo po ay maging successful. Marami pong salamat sa panonood at sana po ay nakadagdag po ako na sa inyo ng kaunting kaalaman sa akin pong kalitan. Marami pong salamat at until next time po, God willing!